Okay, hello! Nandito na naman po ako at sa video na ito ay nais ko lang pong i-share sa inyo lalo na sa aking mga kapwa OFW bilang inspiration lang po na kung gusto nyong nasa inyo po yon kung matutuwa kayo or hindi. Okay po, so yun, I've been working here in Hong Kong for almost 3 years now, so noong first contract ko po dito, noong 1 year pa lang ako, ay kumuha po ako ng second hand na jeep na pampasada ni husband ko. So hindi po yun naging madali. Napakahirap po nun kasi napakabigat po sa bulsa ng pagbabayad. Okay, so, pero mga ilang buwan na rin naman kung itutulot ng Panginoong Diyos na matapos namin ay big things, okay? So, yun po, dapat din po is marunong, halimbawa, may asawa ka, dapat marunong kayong magtulungang mag-asawa sa paghahanap buhay. Kasi hindi po totoo na napakasarap ng buhay sa abroad, hindi po yung totoo, okay po? So, yun po, ang pangalawa kong side business na lang. Okay? So, ang topic ko ngayon is business and investment. Nag-online po ako, online and offline. So, sa online po, ipinopost ko po yung mga product doon through social media. Okay, and then, yun, pinapatungan ko lang siya ng price. Then, pag may nakagusto, kukontakin ako, boom, bayad, binili na, bayad na. Okay, so, offline naman yun, nagtitinda rin ako ng mga pagkain dito sa Hong Kong. Okay, so, bumibili ako, halimbawa, bumibili ako ng isang bilao na biko. Yan. So, papatungan ko lang siya at least $2, di ba? Okay na 'yon. Hindi na mamahalan. Okay na 'yon. Okay, so yung online business ko naman is pwede sa Pilipinas, pwede din dito sa Hong Kong. So, ganun lang, reseller. Ika-copy paste ko lang yung picture, ipo-post ko sa Facebook, ganun. Okay, so ipi-PM na lang ako kung sino yung may gusto. So, isa 'yon sa mga side business ko. And then another one is yung fruit stand sa Pilipinas, yun. Nakipartner kami sa mas marunong sa amin, sa mas madiskarte kaysa sa amin. So, yun. Salamat sa aming partner, kay Marvin Valenzuela. Yan. Madiskarte po siya. And then, investment ko na last ngayon is yung long-term healthcare ko, insurance, which is yung Kaiser. So, marami po sa atin ang iniitsipwera yung mga ganong bagay. Yung long-term healthcare na pwede mong mapakinabangan hanggang sa mag 100 years ka. And then yung life insurance na pwedeng pakinabangan ng pamilya mo kapag ang plan holder ang nawala. So, huwag po kayong matakot sa insurance. Okay? Kasi ganyan ako dati. Ang pagkakaalam ko sa insurance dati is kapag kumuha ko ng insurance, nagre-ready na akong mamatay. Hindi naman po ganun pala yun. Okay, so, yun po pala ay protection ng pamilya mo. Halimbawa, bigla kang nawala, tapos ang dami mo palang anak na nag-aaral, saan kukuha ngayon si Mr. or si Mrs. mo ng ipantutustos sa pamilya mo? So, yun yung makukuha mo sa insurance, okay? And then, yung investment ko sa mutual fund. So, sa mutual fund, investment, pwede kang maging partner dyan ng mga top corporations sa Pilipinas like Jollibee, like San Miguel Corporation, SM Robinson, mga malalaking bangko, ano pa. So, madami po yun. So, nag-undergo ako ng training po ngayon sa International Marketing Group. So, malakas po ang loob ko kasi marami na akong pinagdaanan as OFW na ang hirap po talaga na halos ako lang yung nagsishoulder lahat ng naging problema, okay, so kalungkutan, okay, so, alam niyo po kung bakit ginagawa ko ito kasi nung bago pa lang ako dito, nag-undergo na ako ng self-development training. So sinasabi ng mentor ko na ito ba talaga yung gusto mo? So pag-isipan mong mabuti kung ito yung gusto mo, ganun sinasabi niya. Tapos sinasabi niya na, alam mo, may talent ka, pwede kang maging speaker, pwede kang maging coach, sabi niya ganun. So, yung poor mindset mo ngayon is gawin mong
rich mindset, okay? So, kaya yan yung lagi kong sinasabi sa isip ko na kailangan i-level up ko yung mindset ko. Hindi ako pwedeng ganito lang na may mga nagda-down, yung mga ano, baga, dinadown ka, ganon. So, yun, tinake ko as positive yung naging training ko sa aking mentor sa self-development training para paunlarin ko yung kaalaman ko. Kasi before kasi, ano, mahiyain ako, hindi ako pala salita, nasa isang sulok lang ako, hindi ako nakikipagkaibigan. No, inihintay ko lang na usapin ako, saka ako makipag-usap. So, yun po. Ngayon, talagang pinupush ko yung sarili ko na magkaroon pa ng ibang investment. Kasi hindi ko naman hinangad talaga na magtagal sa abroad. Mas masarap pa rin na kasama ang pamilya, kasama ang mga anak. Lalo na isa-isa kong inano, lalo na isa po kayong inano. Ang sarap na tayo yung sumusubaybay sa pag-aaral ng mga anak natin, sa pagdadala natin sa kanila sa school, sa pagsama sa kanila sa mga activities, sa pagdadala sa kanila sa church and everything. Diba? Oo nga, napakasarap sa pakiramdam na habang nandito ka sa abroad na pag-aaral mo yung mga anak mo. Ang kaso, kung igugol mo na magtagal dito sa abroad, tapos wala ka namang ginagawang, halimbawa, wala ka man lang ini-invest, no? Wala ka man lang sinibulang investment o kaya business sa Pilipinas, ang hirap. Kaya lahat ng mga natutunan ko sa trainings, ibinabahagi ko talaga kay husband ko. Sabi ko sa kanya, tulungan mo ako dito para makauwi na ako, para tayo magkakasama. So, yun. Ina-accept naman ni husband ko as positive yung mga itinuturo ko sa kanya. Kasi, before kasi, talagang sinasabi rin niya sa akin, hindi ko kaya yan, mami, hindi ko kaya yan. Sabi ko, kaya mo yan. Tingnan mo nga ako, kinaya ko. Oh, ang hirap kayang, ang hirap kayang malayo sa pamilya. Pero tingnan mo ako ngayon, nagsisika para mapaunlad ang ating buhay. So, yun po. sana po ay meron po kayong napulot na idea or so yan, sana po may napulot po kayong idea. Tsaka isa po nga po pala sa gusto kong sabihin, no? Yung anong tawag ito? Ano ko ba ito sasabihin? Well, habang nasa abroad tayo, no? Kung halimbawa, wala pa tayong sariling bahay, nangungupahan pa lang tayo, huwag nating, or kung nagpa-plano na tayong magtayo ng bahay, pero wala pa tayong investment, walang emergency fund, walang business, huwag po nating ibuhos lahat sa bahay yung pera po natin. Okay po? Yun po yung maling ginagawa ng iba na ibinubuhos talaga lahat yung pera nila sa bahay. Huwag pong ganun. No, magtabi po tayo para sa investment natin, magtabi po tayo para sa business natin, para sa emergency fund natin, para sa long-term healthcare natin, para sa insurance natin. Yun po. So, yun. Isa sa mga natutunan ko sa libro na to. Sa totoo lang, itong The Secret to Saving and Building Your Future, no? Dapat ito yung ano, unang-unang natututunan sa networking, eh. Yung mga ganitong mga topic, kung paano ka mag-build ng emergency fund mo, paano ka magkaroon ng, yan nga, long-term healthcare protection, kung paano ka makakabayad sa utang mo, and everything, no? Yun lang po. So, yun po, sana po ay may napulot po kayong idea sa ating video ngayon. So, sa susunod po ulit, kita-kita tayo. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you very much. Mwah!